Sumisid tayo sa fiery depths ng demonology kasama si AIM, isang captivating enigma na kilala bilang Haborim o AIM. Ang Greek Duke of Hell na namumuno sa Legions of Darkness ay nagpapainit ng curiosity sa kanyang multifaceted persona. Tagadala siya ng infernal flames at meron din siyang matalas na karunungan. Pero bago natin simulan, make sure na hit mo yung like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Si AIM, ang misteryosong Great Duke of Hell ay parang ahas na gumagapang sa mga pahina ng demonology na nakabalot sa apoy. Kilala sa mga palayo na Haborim at AIM, ang kanyang existence ay parang isang paradox. Isang commander ng Infernal Legions pero nagbibigay din ng matalas na karunungan. Para lubos nating maunawaan ang essence ni AIM, kailangan muna nating alamin yung layers ng kanyang monstrous visage. Ang kanyang origins ay nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Bagamat may mga bulong-bulungan na siya'y isang fallen angel na tinapon dahil sa mga kasalanang hindi masambit. Regardless, hindi maikakaila ang malakas na infernal power ni AIM. Pinamumunuan niya ang 26 legions ng mga demonyo na parang usok na umiikot sa kanyang tronong iyari naman sa Asupre. Ang mga paglalarawan kay AIM ay iba't iba tulad ng mga dila ng kanyang hukbo ng demonyo. Ang iba, inilarawan siya bilang isang nakakatakot na mandirigma. Ang katawan niya nag-aalab sa impyernong apoy at isang ulo ng ahas ang kanyang nasa balikat. Sa ibang paglalarawan naman, mas tao ang itsura niya. Ang mga mata niya ay nagbabaga sa impyernong apoy. Pag kumilos siya, parang isang pusa, tahimik at maayos. Meron ding ibang nagsasabi na meron siyang pangatlong ulo, isang mukha ng baka na sumisimbolo sa raw untamed power. Ang mga nagbabagong anyong ito ay mahirap i-categorize na naguudyok sa atin na magtanong, sa inba ay nakakatakot na halimaw, isang tusong strategist o something more primal at untamed. Yung apoy ay parang naging pangalawang bahay ni AIM. Pumuputok ito sa paligid niya na parang isang aura. Ito ba ay simbolo ng destructive power niya na kayang going above ang mga lungsod? O ito ba ay isang transformative flame na sinusunog ang luma para magbigay ng daan sa bago? O baka parehas lang, isang duality na nagde-define kay AIM. Ang pagsisid sa iba't ibang defections, ito ay parang pagtingin sa isang salamin na ginawa ng mga demonyo na nagpapakita ng ating anxieties tungkol sa power, destruction at transformation. Si AIM, sa kanyang fiery at multifaceted glory, ay isang paanyaya na harapin ang ating sariling mga anino at isipin ang sayaw ng liwanag at dilim na nagaganap sa Grand Theater of Existence. Si AIM, yung Great Duke of Hell, ay hindi mahilig sa predictable na mga monologue. Ang fiery essence niya hindi lang lumalabas sa crackling infernos, kundi pati na rin sa matulis niyang talino na kasing bilis magpaliyab ng isipan tulad ng pagkasunog ng mga lungsod. Ang duality niya, isang nakakatakot na may hawak ng Legions of Darkness at isang tusong trickster na nagbibigay ng questionable karunungan. Marahil ito yung pinaka-captivating feature niya. Imagine mo yung eksena na to. May kaguluhan sa mortal world na pinapainit ang demonic machinations ni AIM. Nasusunog ang mga lungsod, umaalingaw ang mga hiyaw at nagahari ang kaguluhan. Tapos biglang maririnig mo ang malakas na boses ni AIM, hindi para mag-utos o mag-threaten, kundi para magbitiw ng salita sa kahalagahan ng ambisyon ng tao. Pamabatikos ba ito? Isang cruel amusement para sa isang demon prince? O baka may mas deeper purpose? May ilang scholars na nagmumungkahi na yung talino ni AIM ay isang sandata din, paraan para maghasik ng gulo at manipulahin ng mga tao para sa self-destruction. Yung mga banat niya may halong katotohanan at scientism. Kayang mag-expose sa mga pundasyon ng katatagan ng tao, inilalantad ang pagkukunwari at kasakiman na madalas naman nagpapalakas sa conflict. Sa ganitong pananaw, si AIM ay nagiging twisted social commentator. Ginagamit ang kanyang infernal fire parang liwanagan ang pinakamadilim na sulok ng human psyche. Pero baka may iba pa dito kaysa sa manipulation. Maaari rin itong tignan bilang spark of rebellion, isang challenge sa mahigpit na hierarchies ng langit at impyerno. Ang irreverent humor niya na kinukutya ang kahalagahan ng mga anghel at demonyo ay paalala sa kanila ng kanilang pinagmulan
at ang katawa-tawang labanan nila na walang hanggan. Sa ganitong interpretasyon, si Im ay nagiging trickster god, isang payaso sa korte ng impyerno na ang halakhak ay umaalingaw-ngaw sa mga nakalimutang bulong ng kalayaan. Siyempre, ang tunay na kalikasan ng talino ni Im ay kasing hirap pulihin tulad ng usok mula sa kanyang ilong. Siya ba'y isang demonyong komedyante, isang biyasang manipulator, o isang rebelding subversive? Marahil tulad ng lahat ng bagay sa impyerno, ang sagot ay matatagpuan sa mismong apoy. Lagi nang babago, laging lumalamon at hindi madaling mailarawan. Tara at kilalanin pa natin ng maigi si Im, yung sikat na Duke of Hell na hindi lang sa mga lumang libro tungkol sa mga demonyo sumikat. Umabot din siya sa iba't ibang panahon, iniwan ang marka niya sa kultura. Tignan natin yung mga kwento niya mula noon hanggang ngayon, kakapati nga sa hinaharap. Nagsimulang kwento ni Im sa mga libro ng demonology sa sikat na Ars Goetia noong 16th century. Si Im, grabe, nakakatakot talaga. Pinamumunuan niya ang mga legions at kaya niyang sunugin ang mga lungsod. Pero alam mo ba, may wit din siya. Magaling siya magpaliwanag sa mga personal matters para may tinatagong lalim higit sa pagiging pyromania. Fast forward tayo sa 19th century. Nabuhay si Im sa mga kwento ng isang French occultist na si Colin de Plancy. Dito, naging si Haborim siya, isang duke na nakasakay sa Viper at may daladalang flaming torch. Isang imahe na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga artist at manunulat. Hindi lang sa mga libro nagpakita si Im, lumabas din siya bilang karakter sa mga video games tulad ng Devil Summoner Soul Hawkers, kung saan makikita siya sa kanyang three-headed face. Lumabas din siya sa anime tulad ng Hellgirl na nagpapakita ng malawak na appeal niya hindi lang sa Western world. So, bakit kaya patok na patok itong si Im? Siguro dahil sa kanyang duality, yung kanyang nakakatakot na kapangyarihan na may halong kapilyuhan. Pinapakita niya ang darkness sa loob natin at the same time, nabibigay siya ng twisted wisdom. Parang cautionary tale siya, pero fascinating din. Refleksyon ng anxieties natin at spark ng rebellious spirit natin. At malay natin, hindi pa tapos ang kwento ni Im. Sa patuloy na pag-usbong ng fantasy at horror genres, baka masilayan pa natin siya sa mga pelikula o TV. Ang kanyang witty remarks ay makakaabot sa bagong audience na sabik makipagsayaw sa demonyo. Sa palaging nababagong tapestry ng mythology, kahit ang mga demonyo ay nagbabago. Ang kanilang apoy ay nag-iilaw sa patuloy na nagbabagong landscape ng curiosity ng tao. Si Im, yung kilalang Duke of Hell, ay lumagpas sa mga lumang libro at alamat. Sa ngayon, nakita niya yung bagong mundo sa digital art, literature at gaming. Dito, yung itsura at ang kanyang talino ay binago para sa bagong henerasyon, nagbibigay ng bagong interpretasyon at nagpapasigla ng creativity. Sa mundo ng video games, hongga ang comeback ni Im. Sa mga games tulad ng Devil Summoner Soul Hawkers at Shin Megami Tensei Strange Journey, ipinapakita siya bilang malaki at three-headed na halimaw at yung dila niya parang ahas na may apoy. Yung mga mata niya parang sobrang talino. Yung mga pixelated version niya ay sobrang na-capture yung lakas at misteryo ng Duke. Inihikayat yung mga players na makipag-deal sa kanya sa digital underworld. Pero hindi lang sa games lumitaw si Im. Yung mga graphic artists at illustrators nagbigay sa kanya ng bagong anyo. Ang galing ng detalye, ipinapakita yung serpentine grace niya at yung mischievous look. Mula sa hyper-realistic hanggang sa stylized na parang comics, yung mga art na ito ay nagbibigay buhay ulit sa Duke. Pati sa mga kwento at tula, hindi nawawala si Im. Mga modernong manunulat, ginagamit siya sa kanilang mga kwento na natalakay yung komplikadong karakter niya. Sa ibang kwento, lumalabas siya bilang isang tusong trickster. Ginagamit yung talino para magdulot ng gulo. Sa iba, parang tragic figure, stuck sa infernal court pero naghahanap ng redemption. Tinutulak yung mga literary explorations na ito sa atin na isipin yung iba't ibang sides ng isang demonyo. Pero yung pinaka hindi inaasahan na revival ni Im ay sa stage. Yung mga playwrights at artists, nagdala sa kanya sa buhay sa mga dula na tinatalakay yung kapangyarihan, pagre-rebelde at duality ng tao. Yung mga live shows ay nag-o-offer ng tunay na encounter sa infernal. Ini-involve yung mga audiences sa presence ni Im, hinahangon sila na harapin yung sarili nilang inner demons. Ang journey ni Im sa digital age ay patunay na matibay pa rin ang mythology. Paalala niya sa atin na ang mga kwento, kahit galing pa sa impyerno, ay kayang tumuwid sa panahon at medium
nagpapalawak ng ating imahinasyon at hinahamon tayo ng pag-isipan yung tungkol sa kabutihan at kasamaan, kapangyarihan at pagre-rebelde at yung mga anino na nasa loob natin. Si Aim, yung enigmatic Duke of Hell ay talagang nag-iwan sa atin ng maraming tanong mula sa mga mainit na inferno hanggang sa witty whispers. Yung legacy niya, inahamon tayo na tuklasin yung mga malalim na bahagi ng kadiliman at yung kislap ng katalinuhan na madalas naroroon lamang. Ang kwento niya ay nagpapakita ng kaakit-akit na complexity ng mythology. Palaging inaanyayahan tayo na mas malalim pa magkukay sa mga anino at makisayaw sa mga apoy. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.